Makinig Sharon. Kama Edric. Kanaling Teresa. Ko Maria. Galang Diti. Hidalgo Carlo. Present, sir. Honorato Juan Agapito. Present. Malaya Archibald. Present po, sir. Mariano Viralisa. Opada Parisan. Present. Polano Victor. Reyes Alfred. Present, sir. Reporos John Paul. Urbano Abigail. Zuniga Paul. That's weird, ha? Last week, 15 kayo. Ngayon, there's only 7 of you. Baka naman next week, may ka-one-on-one ako sa inyo. Ha? Huh? Pagsabihin nila yung mga classmates niya because exam week is just around the corner and I don't want to fail anybody, okay? Hmm? Okay, moving on. Today we're going to be talking about speed, acceleration, and velocities. Bakit absent si Vera? Malay ko, ikaw yung discipline. Pa, seryoso na ako. Hindi siya napapakita. Sabi ni Sir, last week 15 pa tayo. Ngayon 7 na lang. Ibig sabihin, 8 classmates natin ang absent. Mas marami pa yung absent kaysa sa present. Hindi maganda to. Tapos sa Monday na yung exams natin. Eh, Friday na ngayon. 2 days na lang ang natitira para mag-review kayo. Kawawa naman yung classmates nating nakakamiss ng lessons. Baka mababa ang makuha nilang grade. Or worse, baka bumagsak sila. Oh, hindi no. Pwede to. Kailangan kumilos ng K-Club. Tama. Meron ako naisip na paraan. Kaya lang talagang tatrabahuhin natin to. Pero kung okay sa inyo, okay sa akin. Game! Anong gagawin natin? Okay! Ilan yung classmates yung absent? 8! Tapos, ilan tayo dito ngayon? 5! Ay, wala nga pala si Vera. 4! Kung 4 tayo at 8 kaklase yung absent, tigda 2 kaklase nyo ang pwede nating puntahan bawat isa. Bakit natin sila pupuntahan? Para alamin kung bakit sila absent. Baka merong may sakit o may emergency. Gusto ko yan! I'm in! Yay! Kayo, Archie at Aga. We're in! Ganito ang gagawin natin. Good afternoon, sir. Oh, Kaloy, come in. Ano nga atin? Sir, I was wondering po if you can help me with something. Sure, how can I help you? Kailangan ko lang po ng information ng classmates naming medyo parating absent lately. What information? Kung saan po sila nakatira. What do you need it for? Ganito po kasi yon. Ay, sorry po. Magpo-photocopy lang po sana. Alin naman? Yung mga may green bookmarks po. Teka, tignan ko lang. Sige, te. Lalagay ko na lang po dyan. Para hindi ka mahirapan. Lahat to? Opo. Weh! Opo. Hindi lang. Bibilangin ko lang kung ilang pages lahat. Bali, 74 pages lahat. Sige po, pwedeng pakicopy po 8 copies per page, short bond paper. Hindi lang, kontent ko lang. 74 times 8. Bali, 592 copies lahat. 592? Eh, magkano po per page? 50 centavos. Pero dahil marami to, 30 cents na lang para sa'yo. Oh, salamat. Ang bait mo. Ato, te. 200. Sukli mo, 23 pesos. Okay. Pero, saan mo magagamitin ang ganito karaming kopya? Ganito po kasi yun. Aba, busy-busy ang apo ko ah. Busy? Oh, gutom na naman. Lola, nandiyan na po pala kayo. Ano naman ang pinagkakaabalahan mo dyan? Nagbabalot lang po ako ng pagkain na babaunin namin ng mga kaibigan ko bukas. May pupuntahan po kami.
Nako, eh, parang sa'yo pa lang eh. Kulang na yan lahat ng yan. Lolo naman. Biro lang po. Pasensya na po, Lolo. Lola, pinakailaman ko na po yung grocery natin. Importante lang po kasi yung pupuntahan namin bukas eh. Wala yun, aga. Meron na naman kaming naitabi ng lolo mo galing sa padala ng mami at daddy mo. Kaya okay pa tayo. Salamat po, Lolo. Lola. Eh, saan ba kayo pupunta na mga kaibigan mo? Field trip ba yan? Parang gano'n na rin po. Eh, anong parang gano'n? Eh, ano nga? Ganito po kasi yun. Magandang hapon po, Mang Pedring. Magandang hapon din, Archie. Aarkila ka ba uli ng bisikleta? Opo, pero apat po ang kailangan ko. Apat? Eh, bakit apat? Kasama ko po kasi yung tatlong kaibigan ko. May lakad po kami bukas. Aba, mukhang masaya yan ah. Picnic? Parang gano'n na rin po. O sige, dahil suki na kita, bibigyan kita ng discount. Naku, salamat po. Sigurado matutuwa din yung mga kaibigan ko. Wala nga naman yun. Di ba ang dating rate natin ay 20 pesos per hour? Babawasan ko yun ng 5 pesos. Kaya magiging 15 pesos na lang po kada oras. Mga ilang oras nyo ba gagamitin yung mga bisikleta? Mga apat na oras po siguro. Kung ganun, 16 hours lahat ng apat na bisikleta. Kung 15 pesos po ang isang oras, 240 pesos po lahat. Tama. Kung yung dating presyo ang ibibigay ko sa iyo, dapat 320 pesos ang sisingilin ko sa iyo. Pero dahil sa 5 pesos na discount, nakatipid ako ng 80 pesos. Wow! Malaking bagay po yun! Sus! Wala yun. Basta ikaw, Archie. Salamat po, Mang Pedring. Eh, saan bang lakad ninyo magkakaibigan? Ganito po kasi yun. Kits ka na, Mang Pedring, after 4 hours? Game! Mang Pedring after 4 hours! Got it! Umalis tayo kanina ng exactly 10 a.m. So dapat, kumpleto tayo kay Mang Pedring ng 2 p.m. Kopya? Kopya! Dito ako sa south. Dito naman ako sa north. Ako sa east. West naman ako. K-Club! Woo! Motion is a change in position in relation to some fixed object. Distance is a length along a path between two points. Displacement gives both the length and direction. Speed describes how quickly a person or object changes position. Speed is equal to distance covered over time taken. Kung ang layo nitong lugar na to mula kina Mang Pedring ay 13 kilometers at meron na lang akong 30 minutes para makarating sa shop, gaano dapat kabilis ang takbo ko sa bisikleta? Velocity, speed in a given direction or how fast something travels and in what direction. The velocity of an object changes when the speed changes, the direction changes, both the speed and direction change. Acceleration is the rate in change of the velocity. Acceleration is equal to change in velocity over time. Given, where Vf is equal to final velocity,
VI is equal to initial velocity. The speed of the object changes while maintaining its direction. The speed of the object remains the same while its direction changes. Both speed and direction of the object change. Deceleration is the rate at which the speed of an object is reduced. Edric! Uy, Archie! Ano ginagawa mo dito? Tsaka paano na lang sa noon natira? Hindi na mahalaga yun. Ang importante, nakarating ako ng maayos at nagkita tayo. Kumo na tayo. Ay, salamat. Oo nga, mayroon punta ang lugar namin. Walang dumadang sasakyan kaya puro lakad papasok sa eskwela at pauwi. Mabuti nga, nakahiram ako ng bisiklete. Mas mabilis kitang natuntun. Ano nga bang sadya mo? Alam mo kasi, Edric, hindi ka na masyado pumapasok. At ang dami mo na rin na-miss ng mga lessons. May problema ba? Malaki, Archie. Ano yun? Nagkasakit si tatay. Malala. Ilang araw na siya hindi tumatay sa kama. Si nanay, umuwi ng probinsya para may tulong pinansya sa mag-anak namin. Kaya ikaw ang nagtatrabaho at nag-aalaga sa tatay mo? Iintindihan ko yung kalagayan mo. Pero, paano na lang ang pag-aaral mo? Sayang naman kung hihinto ka. Hindi ko nga alam gagawin ko eh. Ang alam ko, mas kailangan ako ni tatay ngayon. Kaya ako nagsasakripisyo. Ay, sandali ah. Oh. Ano ito? Exam na natin sa Monday. Kung magagawa mo ng paraan makapasok sa Monday, aralin mong mga yan. Yan ang lahat ng lessons na na-miss mo nung absent ka. Naku, nag-abala ka pa. Maraming salamat, Archie ah. Walang anuman. Sana magkita tayo sa Monday ah. Pipilitin ko. Sige, paano? Una na ako. Sige, ingat. Pag-uwi. Sige, Monday ah. Pa ako dito. Kung tutuusin, hindi mo naman talaga ako kilala kasi hindi naman tayo magkaklase. Sus, okay lang yun. Parang kilala na rin kita eh. Parati ka kasing kinukwento sa akin na Aga, ni Archie, ni Vera tsaka ni Kaloy. Tsaka paminsan-minsan nakikita rin naman kita. Talaga? Sana mga gandang bagay yung kinikwento nila. Oo naman! Nag-aalala nga sila sa'yo eh. Ako rin. Hindi ka daw kasi nakakapasok nitong mga nakaraang araw. Nahihiya kasi akong pumasok. Ba't naman? Ito ang gamit kong pamasok at pambahay. Saba ng kailangan kong lakarin, papasok at pauwi. Wala talagang tsinelas na tatagal. Wala naman kami pambili ng bago. Nakakahiya. Pagtatawanan ako ng mga tao sa school. Bakit ka naman nila pagtatawanan dahil sa tsinelas lang? Dito. Ikaw ang isa sa mga pinakamatalino sa klase natin. Sana huwag mo naman sayangin yun. Dahil lang sa simpleng chanelas. Alam mo, ganito na lang. Meron akong sapatos na hindi ko pa nagagamit. Anong size ng paa mo? 6. Tamang-tama. Tamang-tama. Kasi size 5 lang ako. Hindi ko naman masusuot yun eh. Gusto mo, sa'yo na lang. Talaga? Ako salamat, Aya. Pero sa isang kondisyon. Ano yun? Pangako mo sa akin na papasok ka na sa Monday at sa mga susunod pang araw. Sige, pangako. Baka na naman hindi ako pumasok. Kasi wala namang matututunan dun eh. Ba't naman sabi yun?
Walang pumapasok sa utak ko. Hirap na hirap ako sa lesson. Nakakahiya. Lalo sa mga tulad yung matatalino. Ako matalino? Alam mo, Victor, pareho lang tayo eh. Medyo hirap nga rin akong itindi yung mga lessons natin. Alam mo kung paano tayo nagkaiba? Paano? Ako, matyaga. Ikaw, tamad. Saan mo magsalita? Sige nga, eh ba't kang lagi upset? Siguro imbis na inaaral mo lessons at mga libro natin, nakatambay ka dito sa batis at nagpapalamig. Ano, tama ako, di ba? Ngayon, may assignment ako para sa'yo. Aralin mo lahat yan. Dahil may exam tayo sa Monday, kaya kailangan pumasok. Hindi lang yan. Kailangan, alam mo yung exam. Natindihan mo? Dami naman nito. Nareklamo ka? Wala po. Sa dami ng araw na in-absent mo, dami mo na-miss. Kapag hindi ka pumasok sa Lunes, manda ka sa akin. Subukan ko. Subukan? Papasok ka. Pag hindi ka pumasok, babagsak ka at mapapatansi ka sa kehay. Gusto mo ba yun? Ayaw. Yun naman pala eh. Kapit. Ay, kain tayo. Rumpa ako eh. Ha? Rumpa ako. Sige, marami pa tayo. Okay lang naman nakakaloy. Kaso, baka hindi na bumalik sa school. Ha? Eh, bakit naman? Komplikado eh. Kahit gaano kakomplikado yan, makikinig ako sa'yo. Panganay kasi ako. Kaya, kailangan ako magparaya. Eh, anong ibig mong sabihin dun? Hindi na kasi kami kayang pag-aralin. Hindi na tatay at nanay. Kami limang magkakapatid. Bata pa mga kapatid ko. At isa ko. Nakatapos na elementary. Sapat na yun. Eh, ito na lang ako para pag-aral sila. Maria, naiintindihan ko. Mabuti kang anak at mahal na mahal mo yung mga kapatid mo. Di ka ba nanghihinayang? Isipin mo, 2 taon na lang gagraduate na tayo. Ngayon ka pa ba hihinto? Amay ko kaloy, bubulan ako. Maria, alam mo naman na mayroon ka mga kaibigan na pwedeng hinga ng tulang, di ba? Tulad ng mga teachers natin. Ayan ang wag na wag mong kakalimutan. Salamat, Kaloy. Sana makadating ka sa Monday. Hintayin ka namin. Ha? Ay, nga pala. Yung mga review word doon sa, para sa exam natin. Bibigay ko sa'yo. Kasi may exam tayo sa Monday. Wala ka pa. Kompleto yan. Oh, bali, mauna na ako. Okay. Bye-bye. Mauna na ako. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Sana talaga mag-work yung ginawa natin, no? Mag-work yan. Maayos naman yung usapan namin ni Maria kanina eh. Naku, kapag yung si Victor ang hindi sumipot sa Lunes, malilintikan niya sa akin. Relax lang aga. Sana magawa ng paraan ni Edric yung pagpasok sa Monday. Sayang din eh. Si Diti din. Dadalhin ko na rin sa Monday yung sapatos na ibibigay ko sa kanya. Malay mo. Basta ako, naniniwala akong magiging kumpleto ang klase natin sa Monday. At sa mga susunod na araw. Kabilin! Ito na tayo. Kaloy, ikaw nang tumawag. Sige. Vira! Vira! Dayatang tao? Vira! 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 Mukhang walang tao. Umuwi na kaya tayo. Kumagabi na eh. Mabuti pa nga. Hatid ka na namin. Salamat. Baka naman pumasok na siya sa Monday. Sana. Bakit din, Sharon? Present. Kalma, Edric. Kanaling, Teresa. Present. Ko, Maria. Galang, Diti.
Honorato Juan Agapito. Sir, present. Malaya Archibald. Present po. Mariano Villaliza. Opada Faisal. Present. Olano Victor. Reyes Alfred. Present, sir. Reporos Paul Jan. Present. Urbano Abigail. Sir, present. Zuniga John Paul. Present. Okay, take one and pass. Read each question carefully before answering, and good luck. Just in time. Come on in. Thank you.